Hiniling daw ni Senador Serge Osmeña kay Pangulong Noynoy Aquino na alisin na sa pwesto si Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Dahil hindi naman daw nito natutugunan ang mga problema sa supply ng kuryente sa bansa. Ang Malacañang nirerespeto naman daw ang opinyon ng senador. Pero ang Pangulo na raw ang bahala kung dapat pang manatili sa pwesto si Petilla. My report, si Julius Segovia. Petilla himself is a very intelligent, very well-trained fellow. But his focus is politics. Pananagutan daw ni Energy Secretary Jericho Petilla ang talamak na power shortage sa Mindanao. Kung hindi raw dahil sa di-umano'y mismanagement, hindi magkakaroon ng power rate problem. Kaya ang nararapat ayon sa senador, tanggalin na sa pwesto si Petilla. I told the president to fire him already. Alam na raw ni Petilla ang isang buwang annual shutdown ng Malampaya power plant noong Nobyembre, pero hindi raw ito agad tinugunan. Nakasabay pa nito ang unscheduled shutdown ng ibang power plant na nagresulta sa all-time high power rate hike. Pero ang hiling ni Osmeña na sibakin si Petilla, hindi raw pinakinggan ni Pangulong Noynoy Aquino. That's the way he solves things. He will stay with the people that he appointed. He's a very poor manager, we know that now. He's a good man, he's an honest man, but he's an awful manager. Are you referring to Petilla? Or the president? Both of them. Sa isang text message, itinanggi ni Petilla ang di-umano'y pamumulitika na ipinaratang sa kanya. Anya, ang Pangulo na ang bahalang magpasya kung mananatili siya sa pwesto. Ganito rin ang naging pahayag ng Malacañang kaugnay ng opinyon ni Osmeña. Sa kabila ng mga puna, tiniyak naman itong tinutugunan ng kasalukuyang administrasyon ang problema sa kuryente sa Mindanao. Meron po kasing mga structural problems na kinakaharap tayo dyan sa Mindanao. Batid natin na more than 50% of the load is being carried by 30-year-old hydroelectric power plants that are no longer fully reliable. Pero si Osmeña, may payo pa sa Pangulo. Sometimes he's so hard-headed, he will lose his endorsement, much of his endorsement value in 2016. The administration is focused on implementing the reform programs and attaining the objectives of the Philippine Development Plan. We have no other priority, we have no other agenda. Ang problema sa kuryente, tila hindi pa rin matutuldukan. Hindi pa rin kasi natitigil ang ilang grupo sa pag-question sa di-umano'y sabwatan ng power plants na sabay-sabay nagsara, dahilan para magmahal ang kuryente sa merkado. Galit nilang kinalampag ng opisina ng Meralco. Ang paulit-ulit nilang hinaing, ibalik sa mga consumer ang karagdagang siningil ng Meralco noong Disyembre bago inisyo ng Korte Suprema ang TRO. Dapat ang singilin dito ng ERC, walang iba kundi yung Meralco at yung kanyang mga kapartners ng mga power generators na siyang nakipagsabwatan para sumobra yung singil sa spot market na siya namang ipinapasa sa consumer. Pero ang Meralco, mas nakatutok daw ngayon sa solusyon na makababawas umano sa hirap ng pagbabayad sa kuryente. Yan ang prepaid kuryente. Gaya sa cellphone, pwede na rin paloadan ang pagkonsumo ng kuryente mula 100 hanggang 1,000 pesos. Tiyak daw na makatutulong ito sa pagtitipid. No installation fee, no reconnection. No initial payment. Aso wala? Tsaka pag hindi siya sisingilin? They just need to put initial load para ma-activate yung account. Ngayon po, natitipid nyo. At saka isa pa, yung mga bata nakakatuwa. Kasi nag-iipon sila ng pera pang loan. Ilan lang ang mga bahay na ito dito sa Barangay Dolores, Taytay Rizal, na gumagamit na ng prepaid electricity. Pasok daw ito sa budget nila dahil bukod sa nakokontrol na nila ang pagkonsumo nila ng kuryente, wala na rin daw silang pinoproblemang monthly electric bill. Julius Segovia, GMA News.